ingredients na epektibong gamitin daw para pang body scrub. Alamin po ninyo yan maya-maya lamang. At sa ating Tech Me Out, kumpanyang Samsung itinangging nire-recall ang mga Galaxy Note 7 dahil sa mga sumasabog na baterya. Maaga, maaga, ito ang Balita 990. Tambangan Jay Dones at Brenda Dumato sa Balita 990. Balita, Balita 990. Yan po ang ating mainit-init pang mga headlines ngayong umaga nga pong ito ng Friday, September 23, 2016. Sa oras na alas 5:00 ng umaga, rat-rata na po tayo ng mga detalye ng ating mga balita. Nagsumiti na ng mga dokumento ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagpapakita ng umano'y mga illegal na drug transactions na posible umanong napunta sa mga bank accounts ni Senator Leila De Lima. Sa panayam ng Inquirer, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na naglalaman ng mga naturang dokumento ng mga transaksyon na umaabot sa pagitan ng 500 million hanggang 1 billion pesos. Anya natanggap ng DOJ ang naturang mga dokumento mula sa AMLAC na nag-iimbestiga rin ang mga bank transactions mula sa mga drug syndicates na nag-ooperate sa New Bilibid Prisons. Kainman niya aminado si Aguirre na hindi nila inaasahan makikita sa mga transaksyon ang pangalan ni De Lima dahil gumagamit ito ng ibang tao sa pagkolekta ng pera mula sa mga drug lords. Hindi pa rin nila anya maaaring isiwalat ang ilan pang detalyeng nilalaman ng mga dokumento hanggat hindi pa na isa sa formal ang paghahain ng kaukulang reklamo laban sa senadora. Matatanda ang matapos ng dalawang araw na pagdinig sa Senado, naniniwala si Aguirre na may sapat ng batayan para makapaghain ng kaukulang kaso laban kay De Lima dahil sa pagkakasangkot nito sa drug trade sa loob ng Bilibid. Sa kanyang panig, tiwala si De Lima na walang makikitang irregular ang mga umaakusa sa kanya sa kanyang mga bank records. Alas 5:12 na po ang ating oras. Daldal ka ng daldal, wala ka namang ginawa. Ito ang naging buwelta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbatikos ni Senator Leila De Lima sa umano'y nagaganap na extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, habang karelasyon ni De Lima ang kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan, sinisira na nito ang bansa. Dagdag pa ni Duterte, chairman pa lamang ng Commission on Human Rights, si De Lima ay reklamo na ng reklamo ito. Gayunman, wala naman umano itong ginawang anumang hakbang. Ginamit pa ni De Lima ang umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Ayon sa Pangulo, ngayon lamang pinalutang ni De Lima si Matubato dahil naiipit na siya sa operasyon ng iligal na droga. Kung nanay lang umano ng Pangulo si De Lima, abay matagal na daw niya itong binaril. Susme. Balita, balita. 990. Alas 5:13 na po ang ating tumpak na oras. Bago natin tunguhin ang iba pang mga detalye ng ating mga balita, tanggap muna tayo ng isang nagbabagang flash report. Radyo Inquirer 990 Flash Report. Sunog sa Marikina, animang patayan ay ire-report sa atin ni Jong Manlapas. Jong, good morning. Good morning, Brenda. Pero hindi naging good morning yung naging pangyari dito sa may bahagi ng Idalapas Street, Barangay San Roque, dito sa Marikina, dahil anim yung patay sa sunog na halos ay magpapamilya. Katabing ko ngayon si Superintendent Diaz, sir, ng Bureau of Fire Protection. Sir, pakikwento nga po yung nangyari. Live po ngayon sa Radyo Inquirer. So, isang magandang umaga po sa atin. Nandito po tayo sa senaryo ng isang residential fire na nagkakaroon tayo ng anim na casualty dahil sa tindi ng kuan, pinagmula ng sunog na mismo sa entrance na bahagi ng ground floor na wala na sa libang pinaka exit area, exit of discharge in case of pinaka escape nila. Pero yun na nga, sad to say, na they died of suffocation yung apat sa itaas, nasagdanan yung isang anak nila, yung pinaka matanda na sa ground floor natutulog. At na-notice natin yung location sa kanyang pagkuhan. Apula ng apoy, nandun siya sa bandang lababo. Hindi naman siya na charcoal. She really died also of suffocation.
Eh lang yung sunog na nag-umpisa, na-trace up ko dun sa pinaka, ano ha, yung saksakan, yung outlet kung saan ang connection ng wiring ng electric fan. So, nung inanalyze ko na yun, wala nang iba. Sa electrical na bagay, dun sa electrical appliances na electric fan. Sa ibabaw, yung nagmamalfunctioning lang ang mga mechanism ng electric fan. Usually, nandun yan. Magkaka-trouble man yung mga umiikot ng bushing dyan, yung mag-trigger ng apoy, dadalhin niya, susunogin niya yung mga nakadikit dyan sa wiring. So, puno siya ng mga floating materials. So, doon, talagang nandun na yung pinaka-boilo ng kasagsagan ng apoy. Na-notice ng katabi saan doon siya natutulog kasi bintana lang yun na glass. So, sinubukan niyang apulahin yung apoy, masindi. Yung ang apoy, dahil second floor ay wooden materials, pag natupok sa wood yung wooden materials, hindi naman madaanan ng mga occupants sa second floor patalabas sa terrace na doon ang pinaka-pinto sana, pinaka escapes door nila sana yun. So, nung pangyayari na yun, temporarily, nandun sila sa CR, yung mag-asawa, sabi ng ating investigador, nandun yung dalawa, yung another dalawa na sa outside the room, hindi naman na sunog na sunog yung flooring ng room. So, doon na, talaga silang dihado-dihado sa suffocation. So, sir, yung dead po na mga namatay, May hindi ko masyadong nakuha yung ano, edad. Yung may normal sa family, yung pinaka anak nila, mga around 12 years old, pinaka bata sa kanila. Ilan po ang babae sa anin siya? Yung lola, mga tatlo, dikun, mga apat more or less siguro. Yung asawa, anak ng babae, then yung lola nila. So sa anim na, tatlo more or less doon. Sir, yung sunog na ito, ano po yung inabot na alarma lang? First alarm lang tayo, a matter of less than 10 minutes from alas 12:30, yung official time natin sa responding. So within more or less 3 minutes response time, nandiyan din natin part truck, wala naman traffic. Kaya lang... Mahina lang yung apoy yung problema, yung usok. Yung usok. Pero hindi naman natin sabihin na yung intensity ng apoy ganyan lang kahina dahil... Ma-notice mo talaga, it turned out into charcoal yung mga nasusunog. Mga damit, mga kahoy na yung hinihigaan ng matanda, yung pinaka-sopa niya. Doon sa anim siya, may nasunog po ba ron? Yung batang nahulog doon sa hagdanan, medyo talagang na lutong-luto siya sa apoy kasi nandun po maraming highly combustible materials sa mga palibot ng pinakalanding ng hagdanan from the second floor to the first floor. May landing area, may mga personal silang mga highly combustible materials. Baka nung umapo yun, nadihado doon ang bata. Sir, anong sinong pamilya ka sir? Mayor tayo. Family of Quartus. Dalawang klase pamilya, San Juan, pamilya. Gabriela Gachalian yung owner. Yan. Then ay occupied by Justine San Juan, Brian San Juan. We have Sahanta Alvarado, Sabana Alvarado, Alan Alvarado. So yun ang mga one victim natin. So ito ay two-story residential building. Al-Gachalian. Salamat, sir. Sige. Tama ba, Superintendent Diaz? Opo. Superintendent Crispo Diaz, Assistant Regional Director for Operation. Ito, yung structural damage natin, nasa 50,000 more litra. Very low lang yun. Minimal. Yan si Superintendent Diaz, yung Assistant Regional Director ng Bureau of Fire Protection. Nakakalungkot to, Jay, no? Yung nangyari, no?
napaka-simple. Ito ay isa sa pinakamaliit na antas, no, na alarma. Mabilis yung responde ng Bureau of Fire Protection, blema. Yung na-trap itong pamilya, yung lalabasan sana nila dito sa may pinaka-terrace nitong bahay, hindi na nila magawa. No? Hindi nila napuntahan. Wala silang fire escape, ano, Jong? Wala. Ayon na rin sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, wala silang fire escape. Pero meron silang parang veranda dun sa... Na pwede sana pagdaanan. Yes, oo, na mababa lang yung tatalunan nilang bubong. Mm-hmm. Ano, silang tao lang ang taas, eh. No? Mm-hmm. Ang problema, natrap sila dun sa loob ng bahay nila. Jong, so, doon sa mga residente... Walang nakaligtas doon sa bahay na yun. Isang bahay lang eh, di ba? Yung naapektuhan ng sunog. Ano no? Isang bahay lang yung naapektuhan ng sunog, anim yung nasawi doon. Walang nakaligtas doon sa mga residente. Walang nakalabas. Wala. Nakakalungkot. Sa pinakamatanda hanggang doon sa pinakabatang membro ng pamilya San Juan ay napatay dahil sa sunog. Yung pinakabata, yung nasa 12 years old ng batang babae ay yun lamang yun, yun yung sunog na sunog. Mm-hmm. O dahil siya nahulog doon sa hagdan, samantalang yung iba ay namatay sa suffocation. Mm-hmm. Tama ba yung rinig ko kay Kerdel Crispo Diaz na ang kanilang initial na hinala nagmula sa ventilador na nag-overheat yung sunog? Oo. Nag-malfunction daw yung ventilador na kung saan nga ay nagdulot yun ng malfunction. Nagdulot yun ng pag-init at na doon nagsimula yung apoy. Kaya isa ito sa ating mga isa ito sa ating mga babala, sa ating mga babala, sa mga nanonood sa Radio Inquirer o TV 990, ano, na mag-ingat. Hindi porke tumatakbo yung electric fan natin, hindi na natin itong babantayan. No? Sa nangyari sa pamilyang ito, talagang nakakalungkot. No? Bus halos yung kanya mula doon sa pinakalola hanggang doon sa pinakabatang membro ng pamilya San Juan. Pero Jong, yung namatay ba, yung anim na taong yun, isang pamilya lang? Isang pamilya lang, Brenda, pamilya San Juan, yung mga namatay na halos siguro natutulog sila. Oo, mahimbing ang tulog nila ng mga time na yan. Kasi alas dos ng madaling araw na magsimula yung sunog, talagang kalaliman ng tulog nung sumiglab itong apoy dahil na rin doon sa electric fan na nag-malfunction. Dati rin, naka-cover na ako ng mga ganyang insidente, yung mahimbing ang tulog, yung mga taong nasawi. Walang alarma actually, partner Jong. Walang alarma yung sunog, pero dahil sa kapal ng usok, doon sila nadadali. Hindi na nakabangon yung mga biktima, walo yung na-cover kong patay na miyembro ng pamilya. Ganyan din, walang alarma yung insidente na sunog, pero dahil sa usok sila na-disgrasya. Malungkot, kaya ano? Nga, oo. Kalungkot nga. Di, akala nga na namin nung una. Akala namin. Kasi nga, galing tayo sa mga binara-baril-baril. No? Pero sunog pala ito sa pamilya na naganap. No? Kusan nga, nakakalungkot. Halos maubos. Ubus yung isang pamilya na mahimbig na tutulog dahil na rin sa nag-malfunction na electric fan. So dapat lagi nating bantayan yung ating mga gamit, yung mga gamit na di kuryente. Sa loob ng bahay, lalo na kung ginagamitan ng kuryente. No? Tsaka yung mga talangkalan. Oo, nako, talagang ang hirap, no? Wala pa tayong nakakausap dito ng mga anak ng pamilya, no, kung ano itong isang pamilyang to. So inaantabay natin yung SOCO na sa loob na, no? Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga miyembro ng SOCO at dito na rin yung mayor ng Marikina. Narito sa Marikina, Jong, malapas pa sa Ranch Inquirer 990, bayang nagtatanong. Mamaya ang nag-usisa. Thank you very much, Jong Malapas. Radyo Inquirer 990 Flash Report. Namatay sa suffocation, ano? Lungkot, ano? Hindi, yung iba, Jay, nasa pintuan na daw, di ba? Oo. Nagising siguro, nagising na alimpungatan. Pero dahil siguro sa kapal ng usok, hindi na nakinaya at baka hindi na nakita kung saan sila dadaan. Mm-hmm. Doon na sila tuluyang nasa suffocate. Ang lungkot na, ano, na mga eksena.
yung natutukan po ng ating kasamang si Jong Manlapas ngayong umagang ito. Although araw-araw nakakapag-cover si Jong ng mga insidente ng mga barilan eh, ito naman isa buong pamilya na biktima ng sunog. Yung mga gamit po ninyo, especially yung mga ventilador, kapag ka napapansin ninyong humihinto-hinto na, tumitirik-tirik na at sinitulak-tulak nyo pa ng inyong daliri, Huwag na, pagawa nyo na yan o kaya di kaya i-retire nyo na, bili kayo ng bago, mura na lang ng mga ventilador ngayon. O kaya Jay, yung saksakan nyo, di ba pagka mainit na? Isan yung simpleng charger lang eh. Oo, ang init. Tama. Yung mga charger na yan, iniiwan-iwan yung nakasaksak kahit wala namang nagsicharge. O kaya pag napapansin ninyo, nagsicharge kayo, yung mismong mga kable ang umiinit at yung mga plug ay... Tanggalin nyo na po yan. Tanggalin nyo na. Kung kayo nasa bahay, okay rin. Pero kung kayo patulog na, tanggalin nyo na yan. Huwag na kayo mag-alatsyamba, ika nga. 5:25 po ang ating tumpak na oras sa dagdag na detalye ng ating mga balita ngayong umagang ito. Balita 990. Welcome na gumawa ng investigasyon sa bansa ang United Nations Special Rapporteur kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killings. Sa kanyang pagsasalita sa paglulunsad ng isang coal thermal plant sa Misamis Oriental, sinabi ng Pangulo na pwede rin pumunta sa bansa sa UN Secretary General Ban Ki-moon. Pero pagkatapos ng investigasyon, sinabi ni Duterte na dapat silang humarap sa isang public forum na pwede rin gawin sa Philippine International Convention Center. Doon naman niya ilalampaso ang mga UN officials at mga human rights group na bumabanat sa kanyang administrasyon dahil sa kanyang kampanya kontra sa droga. Sinabi ni Duterte na tatanungin niya ang mga ito kung ano ang pangalan ng unang biktima ng extrajudicial killings, paano ito pinatay at kailan at saan ito nangyari. Muli ring nakatikim ng pagmumura mula sa Pangulo ang UN pati na rin ang European Union. Samantala, hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at European Union ang pagmumura at pag-dirty finger ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang grupo dahil sa isyu ng umano'y extrajudicial killing. Bukod kina Pope Francis, US President Barack Obama at United Nations Secretary General Ban Ki-moon, hindi pinalampas ng Pangulo ang galit sa European Union dahil sa pagpuna sa mga napapatay sa bansa sa gitna ng laban kontra sa droga. Pero ayon kay UE Ambassador Franz Jessen, nanatili ang mga magandang relasyon ng UE at sa Pilipinas at patuloy na tatalakayin ang issue sa mga bilateral talks. Una na sinabi ni Duterte na na-offend siya kaya niya minura ang European Union. Noong mayor pa si Duterte, okay lang daw na sitain siya. Pero iba na umano ngayon na siya ang pangulo dahil siya na ang kumakatawan sa bansa. Nalalagay naman sa alanganin ng democratic institutions at ang ekonomiya ng bansa dahil sa giyera ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga, pagbabanta ng International Credit Rating Agency na Standard & Poor's. Maganda pa rin ang pananaw sa Pilipinas ng S&P, ngunit binigyang din ito ang ilang mga umano'y kahinaan ng bansa sa ilalim ng administrasyong Duterte. Pahayag ng ahensya, di umano'y nagresulta sa mataas na bilang ng extrajudicial killings, ang maring pagtutok ng Pangulo sa pagpapabuti ng batas at kaayusan. Ayon pa sa SNP, maaari itong maging banta sa rule of law at karapatang pantao. Sinusubok daw nito ang legitimacy ng hudikatura, media at iba pang malayang institusyon. Mahigit 3,000 katao na ang namatay sa gitna ng giyera laban sa bawal na gamot simula nang maupo sa pwesto ang Pangulo. Dagdag pa ng SNP, bahagyang bumaba naman daw ang stability at predictability ng policy making dulot ng mga pahayag ni Duterte ukol sa foreign policy at seguridad ng bansa. Kamakailan lamang minura at sinundan ito ng dirty finger ni Duterte ang European Parliament matapos siyang kondinahin ito kaugnay ng gyera laban sa ilegal na droga. Parang gusto niyo rin mamura. Balita 990. At sa iba pang balita, kinumpirma ni Senator Leila De Lima naging pahayag ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na asset ng gobyerno ang convicted criminal na si JV Sebastian. Sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng media, sinabi ni De Lima na ginawa nilang asset si Sebastian kaugnay ng kampanya ng nakalipas na administrasyon laban sa ilegal na droga. Ipinaliwanag ni De Lima na yun ang dahilan kung kaya hindi sinama si Sebastian sa ilang mga bilanggo na inilipat sa National Bureau of Investigation noong 2014.
Nauna nang sinabi ng ilang mga testigo sa ginawang imbestigasyon ng House Justice Committee na tumanggap umano ng pera mula sa grupo ni Sebastian Sedilima noong panahon ng kampanya. Makaraang maiwan sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison sa kanyang kanyang sinabi na sinolo ni Sebastian ng drug trade sa loob ng bilangguan. Kabilang si Sebastian sa mga inimbitahan ng kamera sa kanilang ginawang pagdinig sa kaso na extrajudicial killing sa bansa na iniuugnay sa droga. Ang pagbuhay naman at pagsasampanan ng kaso laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at kasama nitong Chinese kaugnay sa pagkakadakip sa kanila sa isang clandestine laboratory sa Maynila ay bahagi ng pagigipit sa nasabing Marine official. Ayon kay Senator Leila De Lima, may mga pumipilit kay Marcelino na magtahi-tahi din ang storya laban sa kanya kaugnay sa illegal na droga. Pero ayon kay De Lima, hindi pumayag si Marcelino sa nais ng mga hindi binanggit na grupong kumukumbinsi sa kanya, dahilan para buhayin ng Department of Justice ang kaso niya at isampa ito sa korte. Dalawang mensahe pa ni Marcelino ang pinakita at binasa ng senadora sa harap ng media. Ayon pa kay De Lima, mensaheng ito ay pinadala ni Marcelino noong July 19, 2016 at September 5, 2016 sa kanyang mista at dahil ang nasabing mista ni Marcelino ay kaibigan ni De Lima ay na-forward ito sa kanya. Sa unang mensahe nakasaad ang pagpapasalamat ni Marcelino sa nasabing mista dahil sa tulong nito noong siya ay nakakulong. Sa ikalawang mensahe naman ay ipinadala lamang ni Marcelino noong September 5 sa umano'y kanyang mista nakasaad na tumitindi umano ang pressure laban kay Marcelino at muli pang bubuksan ang kanyang kaso. Ayon kay De Lima, hiningi niya ang permiso ni Marcelino sa pamamagitan ng hindi pinangalan ng mista bago niya isinapubliko ang dalawang mensahe. Samantala, mariing itinanggi ng dating Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Service Unit Chief at Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino ang pahayag ni Senator Leila De Lima na pinipressure siya ng gobyerno para tumistigo laban sa senadora. Sa isang press conference, sinabi ni Marcelino na walang nananakot sa kanya para lamang isiwalat ang kanyang mga nalalaman laban kay De Lima. Una nang inihayag ni De Lima na may natanggap siyang mensahe mula umano sa mista ni Marcelino na kung saan nakasaad na may grupong kumukumbinse sa dating opisyal ng PDEA para magsalita laban sa mambabatas. Nakasaad din sa natura mensahe at tumitindi umano ang pressure laban kay Marcelino at muli pang bubuksan ang kanyang kaso. Binanggit ni Marcelino na ang laman ng naturang text message na sa kanyang mista ay word of encouragement lamang para kay De Lima at hindi tungkol sa pananakot sa kanya ng gobyerno. Matatanda ang noong Hunyo, ibinasura ng Department of Justice and illegal drugs case laban kay Marcelino at Chinese national na si Yan Yeshu. Pero sa bagong resolusyon na inilabas ng DOJ, binawi nito ang ruling at muling inihain ang naturang kaso ni Marcelino sa korte. Balita 990. 5:33 po ang ating tumpak na oras. Sandali po lamang, break po muna ang inyong mga kapiling ngayong umaga ito. Ako pa rin po si Jay Dones. At ito naman po si Brenda Dumato. Magandang umaga.